we have here 24 pieces ng Phanatomy tweezers. So, ito mga tweezers na to is napapop off natin yan dyan. Yan. Tatanggalin mo sila dyan sa mismong board. Yan lang naman ang itsura niya. Yan sa likod, may mga different tools pa siya na makikita dyan. Okay, ganun din dito. So, iba't ibang tools ang makikita mo sa likod. And then, we also have here yung ating isang malaking game board. Yung game board natin na to, para lang din siyang box na pwede mong ma-open dyan sa loob. Tapos, empty na sa loob. Pinaka-gameplay lang niya, yung mga players is maglalagay kayo ng tatlong tweezers kada slot natin dito sa tao natin. Mukha siyang morbid pero tweezers lang naman to. It's not a knife. Okay. Yung tatlong piraso na yon, lalagay mo siya dito sa slot na yan. So, ganun din with the rest of the tweezers. And then, ang mangyari dyan is kukuha sila ng isa yung item na makikita mo. For example, we have here a water bucket. Okay? So, wala pa akong water bucket. This is my first tweezer. So, i-keep ko na to. Okay? So, since na-keep ko na yan, yung next player ulit ang bubunot. Okay, so for example, turn ko na ulit and I will get another slot. So kahit saang slot, pwede kayong kumuha. Pero pa isa-isa lang. And kumuha ulit ako. This one is a wrench. So wala pa ako ulit wrench. So that means I get the chance to keep this wrench. Okay, so example lang. Nandiyan niya nakalagay and then I decided na kunin ito. And then pag nakuha ko is another wrench. And since kanina nakakuha na tayo ng wrench, that means na doble na yung wrench natin. Ang mangyari doon is ibabalik mo yan randomly kung saan mo siya gusto ilagay. Not necessarily kung saan mo siya nakuha. Okay, so ang pinaka-essence doon, dapat hindi makita ng ibang players kung saan mo ibabalik yung wrench na yon. But just in case, ang makuha mo is yung may kidlat, yan, may thunder, ibig sabihin yan, you lose a turn. So, ang pinaka-go lang niya is yung may pinakamaraming tools na may iipon, of course, siya ang panalo. Next, we have here naman, guess who?